Hey guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, pag-usapan natin, ito ay napakahalagang bagay para malaman ng isang electrician, hindi lang sa newbie, pati na rin sa mga matatagal na sa larangan ng electrician na hindi pa gaano kabisado kung ano yung tamang circuit breaker na gagamitin at saka anong tamang wire na gagamitin para dun sa circuit breaker na yun. So guys, kailangan nyo lang may ganitong table. So ito guys, ma-download nyo to sa, meron tayo nito sa Jun Aux TV na Facebook page natin, nakapost ako ng ganito para at least may idea kayo or may reference kayo kung alin ang gagamitin, tamang size ng wire at saka tamang ampacity ng circuit breaker. So guys, ito katunayan kung bakit hindi, di ba last video natin sinasabi ko dun na hindi pwedeng magiging main mo or yung single circuit breaker is 60. Kasi kung titingnan mo dito guys, ito, circuit breaker mo, 60. Ito number 6 na wire na ang kailangan mo, 14mm. So hindi talaga pwedeng ang single circuit breaker mo, 60, tapos lalagyan mo ng 2.0 at saka 3.5. Hindi talaga pwede. So ang wire na gagamitin mo si 60 is number 6 or number 14mm na wire ang gagamitin mo. Hindi ka pwedeng gumamit ng 3.5 at saka 2.0. So dito guys, napakalaking bagay ito kung meron ka nito. Kung meron ka nitong reference na to. Kasi dito malalaman, ito guys, itong sa breaker capacity, dito mo malalaman kung ilang amperahe ng breaker ang gagamitin mo. Sa dito naman na side, load allowed, dito mo malalaman kung halimbawa may total load ka na 38. So kailangan 38 guys, dun ka sa mas malaki. So dito ka, load allowed niya is 48. So 60 na yung gagamitin mo na circuit breaker. Tapos ang size ng wire mo is itong 14mm or yung number 6. So dito mo malalaman ngayon. Kasi guys, itong load allowed at saka ito, ang nangyayari kasi dito guys, itong 15 times 0.80 tsaka 20 times 0.80 lahat ito guys, ito times mo ng 0.80 lahat yan. Ang kakalabasan yan, itong nandito sa load allowed na yan. So kailangan sa 15 amperes hanggang 12 lang tayo. So ang tawag nito guys, yung load allowed na to guys, ito yung safety factor. So kailangan talaga natin to. Hindi natin pwedeng isagad yung 15 amperes na circuit breaker sa 15 amperes din na load. So kailangan hanggang dito lang tayo i-consume. Kung maaari man lang, kung maaari nga, hindi natin isasagad sa 12 or 16 or doon sa load allowed na to. Kailangan mas mababa nito, guys, para may allowance tayo for further expansion. Sa mga newbie at saka mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, consider subscribing. Kung nagustuhan nyo yung video natin, like nyo na rin. Tsaka kung gusto nyo marami pang makakaalam, ma-aware kung ano ang tama dapat gawin, so share nyo na rin sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, para at least sila safe din yung, kumbaga nasa standard din yung ginagawa nila. So consider subscribing guys, at tsaka hit the notification bell na rin para updated po kayo lagi sa mga bagong video natin or mga bagong upload natin. So, yan guys. Back to our topic. So, ganito. May computation ka. Ang total load mo na na-compute is 125 amperes. Yun yung na-compute mo. Para malaman mo kung anong circuit breaker na gagamitin mo. So, ganito. 100. So ganito, ang total load mo is 125. Kung titingnan natin dito sa load allowed natin guys, may 120 dito. So hindi ito papasok kasi mas mababa ito. Mas mataas yung computed load natin. So dito tayo sa 140. So ngayon, para malaman mo yung circuit breaker na gagamitin mo, itong 175.
amperes. Yan yung gagamitin mo. Tapos yung size ng size ng wire na gagamitin mo is ito ng 60mm. Yan yung gagamitin mo na size ng wire mo. So, yun lang guys, napakadali lang. Pag meron kayo nito, kahit nakasave sa cellphone nyo, malaking tulong sa inyo. So, ganito. Di ba sa ilaw guys, ang standard ng ilaw is 15 amperes. So, ito yung 15 amperes na circuit breaker mo. Allowed na lang ang allowed na gamitin mo dun sa 15 amperes is hanggang 12 amperes lang. So, ang wire na gagamitin mo is nandito na. 2.0 or hindi kaya number 14 EWG. Sa outlet naman, syempre, ang standard ng outlet is 20 amperes. Yan. So, ang load allowed mo lang dyan, guys, para kung itatimes mo dyan sa safety factor, ang mangyayari dyan, 16 amperes lang ang pwede mong gamitin dyan sa 20 na amperes na yan. So, ang wire mo dyan, guys, is 3.5 mm at saka number 12 na EWG. So, yung sinasabi, dati sinasabi na, or maraming, ito kasi guys, madalas nakikita ko sa probinsya eh, yung nagkakabit talaga sila ng single circuit breaker na 60. Yan, nagkakabit sila ng 60. Kasi 60, yung single circuit breaker ang pinag-uusapan natin dito guys ha. Single circuit breaker ang ikinakabit nila sa bahay nila, 60 amperes. Tapos, ang mangyayari niyan guys, yung wire na papunta dun sa mga outlet at saka mga ilaw nila, itong number 14mm or number 6 na wire. So, paano mo papasukin sa terminal ng outlet at saka sa ilaw mo yung 14mm at saka number 6 na wire na yan? So, hindi talaga pwede. Dito tayo magpo-focus sa, ang standard ng para sa outlet is 20, standard ng para sa ilaw, 15. Although guys, yung 20 pwede na rin sa ilaw yan. So, halimbawa guys, isa pang last na example natin. Sa isang residential, yung total load computation mo is 50 amperes yung na-compute mo guys. So, 50 amperes yung na-compute mo. Eh, hindi ka naman pwede dito sa 48 kasi kulang nga. To the nearest higher tayo guys. So, dito tayo ngayon sa 60. 60, ang ampacity ng breaker niyan guys is itong 75. So, kaya 75 yung breaker natin, ang magiging size ng wire natin is itong 22mm or itong number 4 na wire. So, kung meron kayo nito guys, napakadali na lang para sa inyo na mag-determine kung anong main breaker na gagamitin mo, anong size ng wire na gagamitin mo. So, kaya ginawan ko 'to ng video kasi ang daming nagkakamali dito. So, kaya ang para malaman niyo rin, ginawan ko talaga ng video 'to para at least lahat ng makakapanood ng video natin ma-aware na ganun pala talaga dapat. So, yun lang guys, sana may natutunan kayo at kung may tanong man kayo guys, huwag kayong mahiyang mag-comment or mag-message dun sa Facebook page natin. At salamat sa panonood and this is Jun Aux TV. See you in the next video.